What's up mga lads? Welcome back sa ating channel. Walang iba kundi dito sa Mr. Gaming kusang mga ngalikot, mga kapatang, mga free-to-play, syempre play to earn na game. So palik na nga tayo dito sa Nightcrow. Pero syempre bago tayo magsimula, huwag nyo kalimutan pindutin yung pulang plots sa baba, subscription button, at syempre pindutin nyo na rin yung notification bell para di nyo ma-miss kung saan games pa tayo magagala. So balik na nga tayo dito sa Nightcrow, kung saan tatapusin natin, no, kagad yung isa sa mga event, no, na completion mission. So, ano bang event yung tinutukoy ko na madaling tapusin kung totoosin? Walang iba kundi yung itong event na to. Wait lang ha, pwesto ko lang to dun sa walang masyadong kasawsawan. So, dito. So, ano bang event yung tinutukoy ko? Siyempre, yung event ng infusion. So, paano ba siya mabilis matapos itong infusion order na to? Lalo sa mga ano to, low level, sa mga nagsisimula pa lang. So, madali lang naman siya actually tapusin. Gawa nga ng, siyempre, meron mga login event na kasama dyan, syempre itong mga to. So pwede nyo rin itong gamitin, or pwede nyo antayin mo ng sa 7 days na makuha nyo ito lahat bago nyo siya tapusin yung infusion. Pero pwede naman syempre hindi nyo na antayin to kung marami kayo nung ang gagamitin nyo lang naman kasi gold. Kung marami kayo nung eto, yan, itong metal fragment. So madali na lang yan. So crap kayo ng 60, so gold lang yung pinaka yan, gagastusin nyo. So tayo is ang pinaka-target natin is itong infusion 2. So max out, so plus 15, ayan, 75k gold. So meron pa mga tinatapos na additional. So tapos ganito yung gagawin nyo. Kung meron kayong mga hindi pa tapos na infusion sa infusion 1 tsaka 2, ayan, itong dalawa, so pwede nyo siyang gamitin. Kung kung pangit pa yung mga ganito nyo or hindi pa tier up, pwede rin yung mga nandirito. Kung yan, for example, kung hindi pa tier up yan, pwedeng yan din yung bagsakan nyo, no? So pwede rin ito, for example, ito medyo pangit pa yung isa, halimbawa ito pangit pa yung max weight tsaka yung dual resist, example lang ha. Tapos gusto nyo yung accuracy na base, so pwedeng yan. So ang gagawin nyo lang syempre, isa-save nyo siya, which is ito, ito yung save, tapos ito yung reload, no? Ayan, ay hindi pala, ito pala yung save, ito naman yung reload, no? So ayan, pwede rin dito kung alin yung mas mura. So ayan, 10k, tapos ito is 100k, so pwede yan. Tapos, so ang gagawin natin, since meron tayong 28 ito, ito yung titirahin natin. So alin ba dyan yung medyo pangit? So sa akin, para sa akin, hindi ko na gagalawin ito kasi 500k ito, compare dito na 300k lang. So ito yung titirahin natin. So auto infuse natin to. So ang kailangan ko is itong dalawa, tapos kahit alin dito at ito. So ayan, so yan yung pwede nyong gawin, no? Tapos para mabilis na lang, pero since naka-save naman yan, wala nang problema yan, no? So itirahin na natin, gamitin na natin yung 28 na no, na stats. So dire-diretso lang yan. Pag naubos yan, edi ano ko na lang, i-reset ko na lang, no? So uy, diba yan, malabas-labas pa na ganyan, no? Meron pang 14. Tapos pagka naubos ko na yan, ang gagawin ko na, yung nasa first page na yung gagamitin ko, no, para tuloy-tuloy tayo, no, or hindi tayo na nag-aabang. So nag-loadings. Ayan nga ba, na-disconnect pa. Ay, bara-bara. So ulit. So ito. So ilan na lang yan? 5. Infuse. Ganito na lang. Hindi niya kinakaya yung ano, naka-auto. Gusto ko makuha yung normal, ano yung normal damage sa taas. So ayan, so wala na. So kunin muna natin yung mga nandito sa ito. So pag nakuha ko to, so ayan, 35 for tier 1, tapos ito yung tier 2, no? So pwede natin gawin is craft tayo, ilan yung kailangan ko? So craft tayo ng around ano siguro, mga 20 lang siguro. Ito, craft tayo ng ito, tapos 20 lang, no, para yan. Tapos i-reroll lang natin itong first part. Pero okay na to, itong second part kasi medyo mahal, 1 million yung ano, load. Ito naman is 100k, kaya ito lang yung gagalawin mo. Since naka-save na yan, wala nang problema niya. O kahit infuse mo yan, pagtripan mo ng infuse yan, no? So yan yung nakuha na natin, no? Kahit pagtripan mo siya ng infuse, walang problema dyan.
Kasi ano yun eh, nakaano na. After changing setting, hindi na, i-press ko lang ganito. Mapakahirap po. Ayan. So, tapos kiklik mo to, auto-infuse, okay. Ayan. Nakasave naman yan, wala yun, lumabas, may mga lumalabas. So, kaya mo lang yan. Kasi isi-reload ko yan dun sa dati niyang pwesto. So, yung isa kasi, magagamit pa natin kasi may bibigay pa kasing ano, may bibigay pang another na mga rewards, which is, ayan. So, kuha natin to. So, ayan, pwede pa natin uling ipantira yan dito. So, infuse. So, wag nyo muna tong i-save, i-load back, kumbaga. So, wag nyo muna i-load back yan. Kasi dito kayo magbubuhos ng ano eh, ng mga gantong stone, no, para ipang-infuse dyan. So, hayaan nyo lang yan muna na ganyan. Ibalik nyo na lang yan pag tapos na kayo. Ah, for example, ganyan na. So, pangit pa rin yan. Wala yung PvP crit. Mas gusto ko yan. Ayan, nakakuha tayo ng another, which is itong 15. So, itira natin yan dito. So, merong binigay na ganito, na slate. So, ito mga, natawag dito, slate na to, na may na oras. So, pwede nyo gamitin yan. In a way na, for example, itong part na to, ayaw nyo pa to, pangit. For example, yan o, sabihin nyo, yung pangit pa nito, ayaw ko nito. Example lang ha, so pwede yan. Pero hindi yan yung pinakapangit dyan. So ito, meron ng damage reduction. Ito, potion pots, pwede rin actually, no? So, or pwede rin ito, no? Ayan, may normal damage kasi dito, tsaka ito, kamastat sa taas, pwede yan. Tapos, ang gagawin nyo lang yan, ayan, ito nakasave na, no? So, ito, ayan. So, kailangan nyo kasi dito is yung slate, ito. Eh, meron kayong pwedeng gamitin na slate na mag-aano ng duration, nag-expire. So, ibig sabihin, yung mga ibang item, mga ibang infusion dito is pwede nyo pa rin gamitan yan. No, for example, ito, okay na to kasi may weapon damage na. No? So, ito, skill damage, tas regen. Pero kung gusto nyo yung example, gusto ko yung intelligence na 2, or yung normal attack, no, or yung defense. So, pwede nyo siya dito ibuhos, which is yun yung gagawin natin. Dito ko siya ibubuhos. So, ang tatargeting ko dito is intelligence, normal attack, skill attack. So, yun na yung damage. So, itong damage reduction. Hindi, wag yan. Normal attack, bonus, damage. So, itong defense lang. No? So, example lang naman yan. So, tapos, i-infuse ko yan. Hayaan ko na lang siya mag-ganyan hanggang maubos. Okay? Ayan. So, up. So, meron pang konti na lang, no? Ayan. So, wala akong nakuha. So, pwede kong gawin dyan. Pwede kong i-reload dyan ito. Gamit yung slate. Ay, hindi yan. Save yan. Dito ha, save to. Ito yung reload. No? Yan. Load. Infusion stats. Pero, hindi ko muna yung gagalawin. No? Kasi, baka may bibigay pa dito na kailangan yan. So, hindi. Ito, pula na to eh. Yung purple na to. Gagamitin ko talaga yan. Kasi, meron pa akong hindi tapos. So, ito is, pwede ko nang i-load state. Then, load that. Basahin nyo mismo. Load spell. Loading will overwrite your current stat. Hindi ito ah, hindi ito. Kasi ito save. Pag sinave niya, mapapatungan niya, mabubura yan, mapapatungan ng iba. So, kaya ito ang lagi niyong pipindutin. Load spell infusion. So, kailangan ko lang nito. So, pag pinindot ko yan, babalik yan sa dati niya stats. So, ayan. So, bumalik na sa dating stats. So, meron akong 5, which is ipapalo ko dito. So, tingnan natin kung makakakuha tayo na medyo maganda ganito. Ang laki yung crit damage reduction din, no? So, titingnan natin. Okay. So, taunt, defense. Okay na sana yung defense. Kaso, meron pa akong huli. Ayan. So, ito na lang. Wala tayong choice. So, yan yung pinakabinigay na matino. No? So, titingnan na lang natin yung kulang natin. Which is, ilan na lang kulang ko? 100. So, ang kulang ko na lang is 28. Para makuha itong 100, dadag siya 15. So, around 50. 28 plus 100 plus, hindi, saka na natin problemahin. So, basta kulang ako ng 28, yun na lang. So, crop ka ulit dito ng 28. So, ayan. So, medyo magastos lang sa fragment. Kaya sabi ko, wag nyo na munang isave yung isa eh. Ito. No? Kaya sabi ko, wag nyo munang i-load, pabalik. No, kasi, kakalkalin pa natin yan, no? Papalitan pa natin. Ayun, may lumabas ulit, to. Oh. Okay. So, i-auto ko lang yan. Tapos, check ko tong nasa taas. Auto-infuse.
So ganun ulit yan hanggang maubos lang siya. Okay, pag naubos na, kukunin ko ulit yung ano, i-redeem ko lang ulit. Ah, malapit na maubos. So, okay, so ayan, kukunin ko lang uli yun nandirito. Ito, so ayan, kulang ako ng another. So gagamitin ko yan dito, papang-infuse ko yan dito. Ito, mga infuse-infuse na yan. Pero sa tier 2 yun eh. Saan ba yun? Iba pala yung binigay na infusion. Dapat hindi ko muna ginamit yung slate. Ah, ito, sa Starlight Infusion 1. So pwede natin gamitin siya. Akala ko yung blue na yung binigay. So saan na yun? Infuse dito. Ito, infuse, auto infuse. So ito, itong dalawa, tapos ito, saka magic, tapos dual damage disease accuracy. Yan, so yan lang yung, uy, malis ka dyan. Yan lang yung lalagay natin. So iloload ko na lang yung mamaya pag natapos na. So ayan, tapos na. So ilan na lang yung kulang ko sa quest. Ang kulang ko sa quest sa infusion order ay 29. Tama ba? 20. Tama, 29. So crap tayo ng 29 nito. So ito, oh, huling 29 pieces. Okay, so yan, 1M din yung nagastos natin. 500k something na ganun. Tapos ipapaulan ko ulit dito. Auto infuse, kunin natin to. Okay, so hintayin lang natin siya matapos para makuha na natin kagad yung blue na pang infuse. Tapos magamit na natin kagad. Tapos yung quest reward din sa dulo is makuha na natin at magamit na rin natin kagad, no? So yun yung pinaka target. So as much as possible na pwede nyo na kunin yan kahit nagsisimula pa lang kayo, tapusin nyo na, kasi madali lang naman siya actually matapos eh. So ayan, so nakuha ko na tong huli. Ito, okay, so ayan. So may another 15 tayo, which is magagamit natin or mapapakinabangan natin. So unang-una natin gagawin syempre is iloload back natin to. So 100k, babalik yung 100k para maload back. Makuha ko yung stats na kailangan ko. So babalik ulit dyan, same dito. So iloload back ko to, gagamit ako ng 300k. Okay, so ayan, nakabalik na siya sa dati niyang stats. So nakuha ko na yung another. So i-infuse ko to muna ng tig-isa para ma-unlock muna lahat, no? Ayan. So okay, so 125k na tayo. Ito is hayaan muna natin yan. So magpalabas muna tayo ng mga ibang max stats na nandirito. Ito, for example, walang kwenta yung skill, ano, skill range. So hayaan muna muna yan, skill accuracy. So ito, nope, wala. Kapalitan pa natin. Hop, magic range damage yung wala. Uy, manis ka dyan, nakaharang ka. So pangit. Range dual damage, pangit. So kailangan ko ng max stats na medyo okay-okay naman. So ano ba yung pinaka max stats nito? Max resist, max rate. This one is damage reduction negation. Parang ito yung maganda, yung full stats kagad, no? So wait lang, palabas lang tayo dito ng medyo okay. Laki naman, binawas ng 300. Magic dual damage, stay muna natin to. So ito yung palitan natin kasi itong area na to is hindi natin kailangan. So okay, palitan muna natin to. Dito na natin buhos. Up, damage reduction 7. Okay na to kasi pampakunat yan. So yan, okay na yan, no, pansamantala, pwede na yan. So umabot tayo ng 120, almost 126 na yung nakuha nating ano, nakuha nating growth rate. So ito, 126, almost 127 na tayo. Tapos pag kinuha ko to, yan, abot na ng 126, almost 127. So yun, no guys, tapos na natin yung isang event, no? So ito, de-deposit ko muna, benta 15. Basta lagpas 10 gold, matik, benta yan. So okay, so tapos na tayo, no? Ganun lang kadali tapusin siya. So didiscardian nyo lang, no? Hindi nyo kailangan gumastos ng mga murion para dyan. So yun guys, hanggang dito na lang muna tayo. Syempre maraming salamat sa mga nanatilit na nood, sa mga nag-hit ng like, sa mga nag-subscribe. Thank you, thank you. Syempre pwede rin kayo mag-comment sa comment section sa baba. Babasahin kayo sa'yo nga guys. Lagi nyo tatandaan, keep grinding and keep earning. Mr. here, peace out guys.